makalipas ang isang buwan ay pwede na muling magpalitan ng mga players sa PBA. Ang mga ina-expect kong mangyayaring mga trades ngayong araw ay para sa mga rookies, but surprisingly, hindi pala. Ito, nagpalitan niya ng players itong Colombian Jeep at Magnolia Hotshot at sinabmit na raw sa PBA office ang mga papel at pirma na lamang ni PBA Commissioner Willie Marshall ang kinakailangan. Sinong panalo? Sinong lugi sa trade? Tara at pag-usapan yan, mga pare ko, ako si W Gameplay. Welcome sa ating channel. Kung sakaling magustuhan mo ang video natin ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at syempre i-click ang notification bell button para ikaw ang unang makapanood kapag may panibagong upload tayo. Tara! Nagkasundo na nga ang Colombian Jeep at ang Magnolia Hotshots. Jackson Corpus ng Jeep para kay Aldrich Ramos ng Hotshots. Palitan ng big man nga ito ng dalawang koponan. Halo-halong mga reaksyon galing sa mga PBA fans ang mga nabasa ko. Yung iba sinasabing harvest time na naman daw para sa San Miguel Corporation. Habang yung iba naman ay sinasabing fair naman daw ang trade. Well, naiintindihan ko ang both sides. Para sa akin, inulit ko para sa akin, panalo ang Magnolia sa trade na ito. 60% Magnolia, 40% Jeep. Unang-una, hindi nagagamit ng Magnolia Hotshots gaano itong si Aldrich Ramos. Samantala, sa kupo na naman ng Colombian Jeep ay isa sa mga key players nila itong si Jackson Corpus. Nag-uumpisa pa nga lamang sumibol pangalan nito eh. Kaya naiintindihan ko na malungkot at may ilang galit na mga Jeep fans dyan. Halimbawa, parehas may tinapay itong Jeep at Hotshots. Binigay ng Jeep ang kalahati ng tinapay nila sa Magnolia habang yung Magnolia naman pinakurot lang itong Colombian Jeep sa tinapay nila. Ang pangit ng reference, yes, pero you get the point. Mas nawala ng Colombian Jeep dahil key player nila itong si Corpus. At kung pangit ang laruin ni Ramos sa kanila, ay kawawa ang Jeep. Lugi sila. At kung pangit naman ang laruin ni Corpus sa Magnolia, ay ayos lang sa Hotshots. Pero kung yung talento ng dalawang players na ito ang titignan, ay pantay para sa akin. Pantay si Corpus at Ramos. Nasubaybayan ko si Ramos simula nang pumasok sa liga. At ang masasabi ko, isa itong si Aldrich sa mga mahuhusay na big man sa liga. Hanggang ngayon, hindi lang talaga nagagamit. Stretch big pa. Ilang clutch baskets niya na ang napanood ko sa buong PBA career niya. Sobrang unfair para kay Ramos na sabihin basta-basta na mas magaling sa kanya si Corpus. Sa laro ng dalawang players, tingin ko 50-50 pero yung value nila sa team ang pinakainalala ko kaya ako sinabing panalo ang Magnolia Hotshots sa trade na ito. Sumugal talaga ang Jeep dito at aasa sila na sana maganda ang laruin ni Ramos sa kanila. Nga pala, dati ng player ng Colombian Jeep itong si Ramos. Mahindra pa pangalan ng team nila nun. Parang ganito yung nangyari kay Cañaleta nung nakaraan eh, nabalik sa Blackwater. Noon, kinuha ng Star Hotshots itong si Ramos, ibinigay nila sa Mahindra si Alex Malyari. Ngayon, after 3 years, ibinalik nila itong si Ramos sa Jeep para sa mas batang si Corpus. Yun. Kaya naiintindihan ko ang both sides ng mga fans. May point parehas. Kaya nasabi ng iba na panalo ang Magnolia ay dahil importanteng player ng Jeep si Corpus habang si Ramos ay hindi ganun kaimportante sa Magnolia. Yung iba naman kaya nasabing balanse ay dahil parehong talented si Jackson Corpus at si Aldrich Ramos. Parang yung nangyaring trade kay C-Stan at Mo. Importanteng player ng Northport si Tautua habang madalas namang nababangko sa SMB itong si C-Stan. Pero nung nalipat na, bumalik ang laro ni si Stan Hardinger at ang lakas na ulit. Yan ang aasahan ng Jeep. Well, hindi si C-Stan si Ramos pero aasa pa rin sila na babalik ang laro ni Aldrich Ramos sa kanila. At kung hindi, eh wala, talo sila, lugi sila. Yan lang yun. Pinakasumugal talaga ang Colombian Jeep sa trade na ito. Ikaw pare ko, sinong tingin mo ang panalo sa trade? I-commento lamang yan sa ibaba at babasahin natin lahat yan. Nagustuhan mo ba ang video natin ngayon? Kung oo, i-like lamang ang video. This is W Gameplay. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell button eh. Thanks for watching pare ko. Bye-bye.